What's up guys? In this video ay gusto kong i-share sa inyo yung papaano kayo kumita dito po sa auto-invest ng Binance. So ito po ay tutorial. So hindi kayo pipilitin pero ipapakita ko lang sa inyo kung papaano nyo ito gagawin. And the good thing guys, sa ating paggawa or sa ating ginagawa natin dito, nakikita natin guys, meron tayong profit. So gusto kong i-share sa inyo kung bakit ako nagka-profit and papaano rin kayo kikita. So guys, gusto ko talaga kayong turuan, lalong-lalo sa mga beginner. Okay, kasi minsan, hindi nila alam ano yung gagawin. Meron nga silang ang Binance, pero hindi naman nila gagawin. So itong mga tutorials natin ay mga step by step, madali po siyang sundan. Now guys, nandito makikita nyo, meron tayong profit which is 12.60% sa ating. So kasi yung iba, gusto nila, depende daw yung capital. Although malaki yung capital natin, pero yung tignan na lang natin is yung percentage. And the good thing guys, ito ay passive. Okay, so ang gagawin lang natin, passive and tatiming lang tayo. So nandito makikita nyo, okay, so 416 which is 24,334 or 12.6% sa ating portfolio. So maganda dyan, ang cryptocurrency ay pababa at pataas. So gumagamit yung auto-invest ng tinatawag nilang peso cost averaging or dollar cost averaging. Ito yung strategy ni Warren Buffett na itinuturo rin sa atin, lalong-lalo sa mga hindi nila, ayaw nilang sundan yung mga chart, yung bumababa, tumataas. Ang gagawin lang nila is ilalagay lang nila yung pera nila. So paano ba gagawin yon? Well, panoorin nyo po yung video na to hanggang sa dulo at ituturo ko sa inyo yung gagawin nyo, lalong-lalo kahit sa mga wala pang account sa Binance at ngayon lang nakakita ng account ng Binance. Tuturo ko sa inyo. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading at mga investment, cryptocurrency at mga exchangers. Yan ang itinuturo natin inside this channel. Kaya kung gusto nyo yung mga ganong klase ng video, please subscribe sa aking YouTube channel at syempre, i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. At syempre, ma-appreciate ko na rin, lalong-lalo na kapag i-hit nyo na po agad yung like para mas marami makakapanood yung ating mga video. So, wag na natin patagalin guys. Let's go! Okay guys, so what's inside this video? Ano ba yung laman ng video na to? Una guys, ituturo ko na sa inyo, lalong-lalo sa mga wala pa account sa Binance, mag-create tayo ng account sa Binance. And number 2, be-verify natin yung ating account. So, sasabihin ko na lang din, simple lang naman ang pag-be-verify para magawa nyo yung mga feature or magamit nyo yung mga feature ni Binance. And syempre, paano kayo mag-deposit? Gamit po yung peer-to-peer or yung P2P transaction. And how to transfer na po sa yung papunta na po sa auto-invest. Automatic na po siya na may i-invest at wala na kayong gagawin. And how to create strategy na mag-work sa inyo. So, ituturo ko sa inyo yung ginawa ko. Okay, merong mga gumagamit niyan pero pwede nyo rin gawin to. So, para kumita rin po kayo. And, syempre, ituturo ko na sa inyo paano kayo mag-withdraw para sa pera na nilagay nyo sa auto-invest. So, huwag na natin patalin guys. Let's go! So guys, ito na yung first step na gagawin. Lalong-lalo yung mga wala pa pong account. Pero yung mga meron ng account, so skip yung part ng video na to. So, click nyo po yung link dyan sa pin comment. Merong pin comment dyan. Yung unang comment dyan sa ating sa comment box. Merong pin comment link yon, kulay blue. Click nyo yan. And ito po yung makikita nyo. Kapag na-click nyo po yon, okay, so pwede po yung cellphone yung gagamitin nyo. Kapag na-click nyo, okay lang din yan. Pareho lang din. So, click nyo lang itong sign up with phone or email. So, dito, pwede tayong mag-sign up. Safe na safe po yung Binance. And Binance is the number one exchanger ng cryptocurrency sa buong mundo. Most trusted po yan. Kasi bakit? Never been hacked yung Binance. Okay? So, at naibalik nila lahat yung mga pera or safest po yung pera natin dito. So, pwede po natin gamitin yung ating email na valid. So, dapat valid and active po ng email yung gagamitin natin. Kung wala pa kayong email, create kayo ng una na email nyo. Or pwede rin po yung phone number. Siyempre, yung phone number natin na kahit sa Pilipinas, pwede yan. Okay? So, ilagay nyo lang po sa Philippines, 93 na agad or 9 na yung, 63 then 9 na agad yung susunod. Plus, yung password nyo na 8 to 23 characters. Meron siyang uppercase, may lowercase, may special number at merong number. Yan po yung mga ilalagay natin dyan. And dito sa baba, click lang natin itong dalawa na to. Yan. So, and then, of course, click natin yung create personal account. So,
Para i-verify yung account nyo, verify nyo yung email nyo. True, pupunta kayo sa email nyo. And yung cellphone number nyo, okay, i-chat nila yung anim na number. Verify na po kayo sa yung dalawang email na yan. Pero yung ID na verification, ganito po yung gagawin. So, mag-login po muna kayo sa inyong account sa binance.com/en. Dapat may en po yan. Then, dito sa part na to may login. So, mag-login lang po kayo. Ilagay nyo po yung details na inilagay nyo po nung nag-sign up po kayo. So, ngayon, next na gagawin na natin is i-verify natin yung account natin. Paano natin i-verify? Simple lang. Punta tayo dito sa identification. Papasa lang natin yung clear. So, dapat readable po. Okay? So, dapat hindi madilim. Meron siyang light yung ID nyo. Picturean nyo yan. And then, yun ang ipapasa natin dito sa Binance. Plus, yung tinatawag nilang facial recognition. Okay? May facial recognition yan. Dapat po nakikita yung mukha nyo and tatango kayo at saka iiling lang kayo din. Magra-run na po yun. What if hindi kayo na-verify agad? Ulitin nyo lang. Kasi baka malabo yung ID na ipinasa nyo. Or yung facial recognition, kulang yung lights. So, dapat po maliwanag na maliwanag. Maganda nga, nasa labas po kayo para kitang-kita po yung facial recognition nyo yan. Pwede pong gamitin yung cellphone. Or pwede rin po yung PC or laptop na meron po siyang camera. Okay? And pwede nyo na pong magamit lahat ng feature ni Binance kapag fully verified na kayo. In just one day, fully verified na kayo. Or in just a few minutes, basta't malinaw yung government-issued ID na inilagay nyo and facial recognition, okay na yan. Okay? So next na gagawin na natin, kapag okay na, is mag-P2P tayo. Ano ba yung P2P? Ito po yung peer-to-peer transaction. Pag sinabing peer-to-peer, okay, escrow, parang third party lang si Binance. Ang mag-uusap tayong dalawa lang. True, gamit po natin dito sa Binance. Okay, so paano yon? So, siya ay verified na seller or merchant. Kaya huwag kayong matakot kasi verified na merchant yon. Ibig sabihin, binerify yan ni Binance, pinagpasa niya ng mga complete na ID, ganon. So, yun ay valid yon. So, ngayon, mula nung nag-start ako na nag-P2P 2 years ago hanggang ngayon ay nagbabayad. Wala pa akong, merong delay pero ibig sabihin, walang hindi nagbabayad. Lahat nagbabayad. So dito pwede tayong bumili ng mga cryptocurrency. Pag sinabing cryptocurrency, pwede po yung USDT, yan po ay fixed or stable na coin. Bitcoin, syempre tumataas. BUSD, stable yan. BNB, tumataas yung mga yan. Okay? So ngayon ay pwede tayong bumili dito sa halagang pinakamababa po yung 500. Pataas na po yan. So halimbawa, ito yung lowest. So 99% pwede kayong bumili sa kanya. Okay, pero ang payment is Union Bank. Pwede rin kung gusto nyo, puro GCash lang, click nyo lang yan. Okay, so para makita nyo din. Gusto nyo ang payment nyo ay mag-uusap kayo sa GCash. Dito sa pagbibili, ikaw muna yung magpapadala. Okay, click mo itong buy USDT, halimbawa ito. Ikaw yung magpapadala muna ng GCash sa kanya. Pero meron kayong messages dito. So, pag nagawa nyo yun, so, meron naman akong tutorial. Halimbawa, sa halagang 5,000 or 4,000, so, makakabili kayo ng 67 po na USDT. Okay? So, papadala nyo sa kanya yung 4,000. Okay? Through GCash, bibigyan nyo yung GCash niya, sesend mo sa kanya yung GCash na yon, and then, marereceive niya yon. Ire-release naman niya na yung cryptocurrency sa'yo. Kapag na-release niya na, ang mangyayari ay nandito po yung pera nyo. Pupunta siya sa wallet at dito po siya sa funding wallet na pupunta. Wala pa siya sa fiat and spot. Okay, so ang next na natin gagawin para makita nyo po yung pagkakasunod-sunod para mas madali pong sundan. So, ang totoo guys, konti lang yung edit natin kasi para makita nyo mismo yung pagkakasunod-sunod ng gagawin nyo para magawa nyo yung auto-invest. At dito, makikita nyo po yung pera nyo, USDT po siya mapupunta. Okay, so hindi dito, wala kasi yung BUSD. USDT yon. At ang gagawin na natin next, ay click mo tong transfer. So, may transfer dapat siya from, palitan natin, from funding, papunta siya sa fiat and spot. So, dapat nakikita nyo yung coin, USDT, and then kung lahat yan, lalagay nyo lang yung max, and then click nyo lang yung confirm. Few seconds lang, punta na tayong ulit sa wallet natin, at dito sa wallet na to natin makikita, sa fiat and spot wallet. Dito natin titingnan yung ating mismong pera. So, makikita nyo dito sa pinakataas yan, USDT.
Okay, o yung may pinakamalaki. So, yung USDT nyo, makikita nyo dyan. Yan, USDT. So, ang next na natin gagawin, wala na tayong ibang gagawin. Pupunta na tayo ngayon dito sa earn. Yan, punta tayo sa earn. And hahanapin lang natin tong auto-invest. Cellphone, ganun din. Same lang siya yung setup. Hanapin mo yung auto-invest. Ngayon, nakalagay dyan minsan login, pero automatic ka naman malalagin na kasi nakalagin ka pa sa inyong account. Yan. So, ang gagawin na natin, ay next na natin gagawin ay punta tayo dito. Yan. So, dito makikita nyo na yung wallet nyo, and kung gusto nyo tingnan, click nyo lang yan. Yan. So, ito yung sa atin. So, ngayon meron tayong plan. Sa atin na to, ito yung akin. Kung nakikita nyo ngayon, so yung strategy na sinasabi ko, ito yung ginagawa ko. Naka-post ngayon. Bakit ko ipinos? Kasi medyo mataas na yung mga presyo. So, ito yung mamaya mga yung strategy natin. So, ang gagawin na natin ngayon, gagawa muna tayo ng plan. Okay? So, sa akin, kung beginner kayo, pwede kayong mamili ng dalawa lang. So, ito yung mga yon. Ito yung mga pwede nating mag-create ng plan or auto-invest plan. Alam nyo ba na itong Solana, okay, ang historical niya in 3 years, lumaki yung capital mo ng 318%. So, i-compare mo yan sa bank, panalo siya. Okay, yung bank siguro after 3 years, magkano lang naman yung, kung 6% lang yan, yung malaki na yon, 18% lang yun sa kanya, 318%. Ibig sabihin, 300% na lumaki yung pera nyo. So, halimbawa, meron kang 100,000, naging 300,000 sana kung 3 years yan. Eh, what if BNB yung binili mo? Yung 100,000 mo sana, naging 600,000 na yon after 3 years. Eh, papaano kung ito yung kinuha mo, yung isa pa? Okay, meron pa dyan eh. Okay, tingnan natin. More, click nyo lang po yung more. So, halimbawa, ito. Sa baba, tingnan natin. So, create lang kayo ng plan or hanap lang kayo ng mga pwedeng mapili. Okay? So, nagre-read pa lang siya. So, ito, halimbawa, yung Matic. Alam nyo ba na yung Matic, yung 3 years nyo, halimbawa, nakabili na kayo. Okay? So, yung 100,000 nyo sana is 2.7 million na. Yung 100,000 yun. Kasi tumaas siya ng 2,716%. Okay? Nakikita nyo? Ngayon, paano kayo mag-create ng plan? Ganito lang yon. So, ang gagawin nyo, pili kayo. So, kung ako sa inyo, piliin nyo yung mga top cryptocurrency. Paano nyo malalaman? Okay, punta kayo dun sa coin market cap. Nandun yung mga rank nila. So, halimbawa, gagawa tayo ngayon. Halimbawa, itong 1. So, create plan. Click lang natin itong create plan. At dito, ilalagay natin. Period. Makikita nyo dyan. Sa akin, ang ginagawa ko sa mga auto-invest ko daily. Pero depende sa budget nyo. So, daily sa akin is $50. Ayan. Maliit lang, pero daily nga siya. So, halimbawa, so meron ta ako ngayon 26 ngayon. Halimbawa, ang minimum kasi is 0.10. Okay, hanggang 0.10. Kahit $1 lang, pwede yan. So, gusto nyo ba daily, $1? Weekly? Ayan. Bi-weekly? So, ibig sabihin twice a week? Monthly? O 1 hour? So, depende sa gusto nyo. Okay, every hour, meron kayo makuha. Ang maganda dyan, meron pa siyang time. Gusto mo ba anong oras? Gusto ba umaga? Pwede yon. Gusto mo ba 12? Yan. So, pwedeng AM, pwedeng PM. Time natin yan. Okay? Kapag okay na, click mo lang tong I have read, then click mo lang yung confirm. So, every time, kung diba, daily gusto nyo, at alas 12 ng umaga, yan. Click mo yung confirm, automatic na po yan. Hindi nyo na po kailangan kayo na may bibili, hindi. Hindi nyo na kailangan gumising para bumili. Automatic na yan. At mapupunta dito sa plan nyo. Ganito yon. So, as you can see, dito sa atin, makikita nyo yung akin para ito na po yung mismong plan ko. So, ito yon. Ito yung mga coin na available. At dito, makikita natin yung ating plan. So, ngayon, ito yung aking plan. So, makikita nyo yung overview. Ito yung mga nabili natin. So, i-click lang natin. Halimbawa, ito, 18,000 yung BNB na natin kasi 50 daily. Yung Solana naman 46,000, Ethereum is 58,000. So click ko lang tong plan overview. Ito yung personal na plan ko. So nakita ko medyo bumaba na ulit. So pwede na ulit i-resume. I-resume ko na yan para bibili na siya ulit. Ang oras sa akin pala guys, inilagay ko is 3 AM. Every 3 AM hindi ko na kailangan gumising para bumili. Okay, kasi automatic na siya. Okay, dito makikita nyo. Yan, so makikita nyo ngayon sa auto-invest.
Ito yun, oh. Pwede kong i-click itong auto-subscribe. Hindi, click natin ito muna ng auto-invest. Yan, para makita nyo natin. So, ito na yung sa atin. Para makapunta tayo doon. So, ito yung plan ko. Okay? So, para makita nyo. So, ngayon, ay makikita nyo, nandito na yon. So, kung gusto nyo i-edit, okay? So, nakalagay ngayon, nakapost. Kung gusto nyo baguhin, ito, click nyo lang yan. Edit nyo lang. So, halimbawa, edit natin. So, ito yung nakalagay sa akin para alam nyo din yung Solana, $7 every day. Bumibili ako nyan. Okay? Naka-auto-invest. At ang local time niya, ibig sabihin ng local time, ito yung oras natin sa Pilipinas, alas 3 ng umaga. Kesa naman gumising ako, inilagay ko na dito. At maganda dyan, kasi kapag tinatawag na peso cost averaging, ina-average niya yung pagbili niya. So, di ba, minsan masyadong mababa, hindi mo naman alam na bababa pa siya. Ayun, bubili siya ng bababa. Okay. So, ang maganda dyan, lumaki na. So, nagka-profit na tayo dito. Kasi yung value ng mga binibili nating mababa, tumaas na yung value. So, ito hindi ko ibebenta. Parang ito, dito na ako nag-iipon. Kasi compare ko naman sa ibang bangko. Ayan. So, halimbawa, gusto ko namang i-resume na, na kasi nakapost. Okay? So, pwede ko rin i-click lang to. Okay? So, ganun lang kadali, guys. Ayan. Ito yung mga napili natin. Matic. Okay? So, LTC Litecoin. So, meron tayong 25,000 dyan. At unrealized profit niya is 139. Yung FTM. Ayan o. So, nakapost lahat sila ngayon. Siguro, medyo after few days, i-resume ko na ulit para bumili siya ulit ng daily. Ito yung pinaka-savings na natin. Okay? At ang maganda dyan, kapag yung strategy na ginagawa ko is yon, binabantayan ko, nakikita kong bumababa, pinopost ko lang siya. Okay? Pero few days lang kasi minsan umaakyat na naman. Okay? Pag nakita ko kasi medyo mataas na, syempre, pag bumili siya doon, mas mataas yung presyo. Pero dahil nakita kong medyo pababa ulit, click ko na yon. Pero siya na yung magbibili. Hindi mo na kailangang bantayan. So, passive din po ito. Okay? Automatic na siyang bumibili. So, ito lang yung aking maishishare. Sana nagustuhan nyo yung auto-invest ng Binance and mag-create kayo ng account kay Binance. So, marami pa tayong tutorials dito sa ating YouTube channel. At sana, guys, subscribe kayo sa aking YouTube. So, guys, kung nakarating kayo sa part na to, okay lang ba, type nyo dyan, auto-invest plan. Ibig sabihin, nakarating kayo sa part ng video na to. So, thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.